Welcome back mga ka-aldab. Well, may photoshoot nga po daw si Main Polkerson sa bench, kaya daw po wala sa Itbulaga. Ito yung mga ka-aldab, base lang naman po sa mga nakikita natin at mga ipinopost nga po sa social media. Ito yung isa sa dahilan at rason kung bakit po lagi po ako nagbibigay ng update para po sa kaalaman ng mga mamis, mga titas, di po ba? Ito po ipinost lang kanina lang po mga kaldab, kaya po ngayon ko lang po na i-update sa inyo. At syempre, masaya na naman po tayo dahil may photoshoot si Mengay at may taping naman po si Richard Polkerson. Ibig sabihin, alam na, di po ba, kung sino yung magsusundo kay Mengay. Isa ito sa kinagigiliwan po ng mga mamis, mga titas, yung update po natin na talagang napakaganda at napakasarap naman pong pakinggan, di po ba? Gaya ng aking sinasabi at paulit-ulit kong ibinibigay yung update na to, depende na lang po sa mga taong ayaw maniwala, depende na lang po sa mga taong hanggang ngayon hindi po tayo pinaniniwalaan, nire-respeto naman po natin yan. Ako naman po bilang true-blooded Aldab Nation, masaya sa ginagawa ko, di po ba? At least updated lang po kayo, wala naman po tayong ginagawang hindi kaaya-aya. Ang ibig kong sabihin mga kaldab, hindi naman po tayo gumagawa ng fake news, di po ba? At least updated po kayo sa social media at kay Main Polkerson at kay Richard Polkerson. Ito mga kaldab, kumakalat ngayon at talagang mainit na pinag-uusapan. Sinabi ko na po sa inyo to nung una at ibinalita ako. Mukhang pinupus nga po nila na hinihiling nga po ata ng GMA o ng ABS-CBN na makasama nga po sa isang pelikula. Hindi ko lang alam mga kaldab kung Star Cinema o Black Sheep to na gusto nga pong magkaroon puli ng movie itong si Enrique Hill. At napipisil nga po daw mga kaldab ng ABS-CBN si Main Mendoza. Well, ito mga kaldab, base lang po sa mga nakikita ko sa social media, siguro naman po nababasa rin niyo po niyan at nakikita niyo rin. Diba ba? Baka sabihin nyo, Mr. Destiny, gumagawa ka na naman ng issue. Wala namang katotohanan niya. Well, hindi po ako tagahanga ni Enrique Hill. Ha? Wala po kung alam dyan sa list ko na yan. Hindi ko po yan ina-update. Panahon din po ng Aldab. Aldab pa rin po tayo. Diba ba? Ito'y base lang naman sa mga komento sa social media na ganun nga po raw dahil 2 years nga po raw na wala sa showbiz itong si Enrique Hill. Real talk, well, correct me if I'm wrong kung hindi siya 2 years, di po ba? Kasi yan ang base mo mismo sa ABS-CBN. At sinasabi nga po nila na magkakaroon nga po raw ng bagong project, pero hindi pa sigurado kung ano nga po ba yun, kung teleserye o pelikula. At doon nga po lumalabas na gusto nga po magkaroon ng pelikula ni Enrique Hill at ni Main Mendoza. Real talk to mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo, dyan nga pumasok yung Black Sheep. Di po ba? Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga baguhan pa lang po, yung Black Sheep po, yan po yung nag-produce sa pelikula nila Mengay at ni Carlo Aquino. Na kung saan mga kaldab, indie film yung pelikula po nila na ikukumpara nyo sa Hello Love Goodbye, malaki po yun sa pelikula po ni, well, sa kaalaman lang po ng lahat ha, yung iba po alam na to, para po kumbaga maging alam din po nila na yung budget po nun maliit lang, hindi masyado malaki, kaya ganun po yung pelikula, pero napakalaki po ng kinita nun kay Carlo at kay Mengay. Hindi lang po inilabas ng Stars ng Black Sheep. Alam niyo kung bakit? Siyempre, ito yung sinasabi ko na magkakaroon ng kaguluhan. Po ba? Kasi siyempre, indie film lang yun. Tapos ang laki ng kinita. Po ba? Kaya nga po mga kaldab, hindi po talaga yan nilabas. Kahit anong investiga natin, never po tayo nakakuha ng impormasyon. Talagang, kumbaga, masasabi natin talagang yung hindi pwede talaga. O wala po talaga nakaalam, talagang management lang po talaga. Hindi nga po may ngayon yung mga clue. Pero may nagsabi rin po na malaki talaga. Kaya lang wala po talagang eksaktong
amount kung magkano nga po ba talaga, kung gaano nga po ba kalaki ang, kumbaga, masabi natin na alam nyo na, mga kaldab, di po ba yung kinita. Kaya doon po pumasok yung black sheep. Baka dito nga po sila makagawa ng pelikula ni Mengay. Diba? Ito yung sinasabi ko lang, mga kaldab, ba? Hindi ko sinasabi magkakatotoo to o ito po. Ang sa akin lang, mga kaldab, binibigyan ko lang po kayo ng update. At least alam nyo na po yung mga kaganapan, di po ba? At least magre-research na kayo, titingin na kayo kung totoo kaya itong sinasabi ni Mr. Destiny o gawa-gawa niya lang. Di po ba? At least makikita nyo naman po siya. Hindi ko lang alam, syempre ipupos ng ipupos yan. Di po ba? Kaya nga po ako nagbibigay ng mga update. Para kumbaga updated din po kayo. Lalo na po yung mga mamis, mga titas na lagi pong nakatutok sa channel ko. Di po ba? Well, ulitin ko lang po kay Richard Polkerson Jr., mga kaldab, yung Star Up PH niya, marami po nagre-react na talaga naman pong August na siguro to. Hindi po ba? Pero pagka nag-guest po siya sa Itbulaga, matik na po yun, mga kaldab. Sunod-sunod na yung pagpo-promote na yun. Ibig sabihin nun, mga kaldab, malapit na nga po talagang ipalabas. Ulitin ko, taping po si Richard Polkerson sa kanyang teleserye. At si Mengay naman po ay may photoshoot nga po sa bench, kaya po wala sa Itbulaga. Speaking of Itbulaga, mga kaldab, gaya nga po ng aking laging ina-update, marami na naman po ang dismayado, marami na naman po ang nalulungkot, lalo na nga po yung mga masasabi natin mga mamis, mga titas, mga main fanatics, di po ba, na nagre-react na sayang wala na naman. At yung iba na didismaya naman po kila Maha, kila Miles, talagang nasasapawa na nga po sila Jose at Wally, Paulo. Pero marami po nakakapansin, mga kaldab, sabi ko nga po sa inyo na mas parang binibigyan pang putaw talaga ng importansya ng Itbulaga si Maha tsaka si Miles. Well, sa punto ko na yan, mga kaldab, hindi ko talaga masasagot yan dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako nanonood ng Itbulaga at hindi po talaga ako updated yan pagdating sa mga ganyan. Pero kapag kila Mengay at Tisoy, asahan nyo. Po ba? Kaya nga po sabi ko nga, hindi po ako fans ni Enrique Hill. Para po sa kaalaman ng lahat, para po sa mga baguhan pa lang po sa channel ko. Kaya ako lang po sinasabi, hindi ko po pinopromote yung dalawa. Binibigyan ko lang po kayo ng update sa mga kaganapan po sa social media. Real talk yan, mga kaldab.